Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po yung magpapasimula na sa matipong devotion niya umagang ito. Tayo po ay umawit sa Panginoon bago po tayo manalangin. Uwitin po natin ng napakabuti. Hallelujah, Jesus. Makilala ang Diyos, buhay ko'y nagbago, ginawang karapat-dapat ng isang katulad ko. Kaya mga pangarap ay nilimot, masunod lamang kanyang kalooban. Napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig, katapatan niya sa buhay ko'y tiyak. Wala na akong ibang paglilingkuran, buhay ko sa Diyos nakalaan. Nang makilala ang Diyos, buhay ko'y nagbago, ginawang karapat-dapat ang isang katulad ko. Kaya mga pangarap ay masunod lamang kanyang kalooban. Napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig, katapatan niya sa buhay ko'y tiyak. Wala na akong ibang paglilingkuran, buhay ko sa Diyos nakalaan. Napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig, katapatan niya sa buhay ko'y tiyak. Wala na akong ibang paglilingkuran, buhay ko sa Diyos, buhay ko sa Diyos, buhay ko sa Diyos nakalaan. Hallelujah, Jesus. Salamat sa inyo, Panginoon. Tunay nga na napakabuti nyo sa buhay ng inyong mga anak, O Diyos. Wala kayong kapantay, wala kayong katulad, wala kayong kaparis, Panginoon, sa buhay ng inyong mga anak. O Diyos, sa oras na ito, lubos kaming nagpapasalamat sa inyo sa bawat araw na ipinagkakaloob nyo sa amin ang walang sukat, Panginoon, at kapantay na inyong pag-ibig na ipinamamalas nyo sa amin bawat araw. Salamat po sa inyo, Banal na Espiritu. Sa oras po na ito, muli kaming lumalapit sa inyo, Panginoon, sa panibagong araw, Panginoon. Muli kami mag-aaral at makakarinig, Panginoon, ng mga patotoo na ipinagkaloob nyo sa inyong mga lingkod. Patuloy nga kaming mapalakas, Panginoon. Patuloy nga kaming ma-refresh, Panginoon. Patuloy naming maalala na merong isang Diyos mula sa inyong mga salita at patotoo na nagmamahal sa amin. Natutulong sa amin, Panginoon, anuman ang sitwasyon na pinagdadaanan namin, na magbibigay sa amin ng lakas para magtagumpay sa anumang problema na kinakaharap namin. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo, Holy Spirit. Patuloy nga, samahan niyo ang inyong mga lingkod na gagamitin at patuloy na ang pangungusap niyo ang maranasan ng bawat isang anak niyo na nakikinig, Panginoon, ng live na ito.
Salamat sa inyo, Banal na Espiritu. Alam po namin kami ay minsan pa ay makakaranas, makakarinig ng mga panibago, Panginoon, na pampalakas, Panginoon, sa buong araw na aming haharapin. Salamat sa inyo, O Diyos. Salamat sa inyo, Banal na Espiritu. Sa inyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ngayong umaga po, makakarinig po tayo ng isang patotoo na ibibigay po sa atin ng kanyang lingkod, Pastor Jace Ibanez. Ngayong umaga po sa bawat isa, may patotoo bilang anak po ng isang pastor, buhay po ng isang anak ng pastor. Totoo po, ang buhay ng isang anak ng pastor ay hindi madali. Kami minsan yun talaga nangangailangan ng kaligtasan. bago ako naligtas, marami akong pinagdaanan. Hindi porket anak na kasi ng pastor ay ligtas na. Nung bago po ako makakilala talaga sa Panginoon, iba yung kilala lang talagang nakakilala at tumanggap sa Panginoon. High school po ako noon, nakatira kami sa Muñoz. Mga magulang ko ay nadistino na sa Caloocan. Ako po yung pumipigil dahil ayoko. Ayokong mawala dun sa mga kaibigan ko. Pasaway po akong anak. High school ako noon. Ayokong sumama sa kanila. Madaling sabi, sila ay nadistino nga sa Caloocan, buong pamilya namin. Mga kapatid ko, naiwan po ako sa Caloocan dahil nga pasaway nga po ako. Ayokong sumama. Hanggang sa yung isang buong taon na yon, nakaranas ako ng maraming bagay. Tuto kong manigarilyo, mga lahat ng bisyo. At hindi naman ako nag-aaral noon. Mahilig akong tumakas na yung mga nagkakating. Doon ako natuto. Hanggang sa yung buong isang taon ko, yung susunod na taon na pag-aaral doon, hindi na ako tinanggap ng school dahil sa sobrang bait. Kaya napilitan akong lumipat talaga doon sa destino na ng mga magulang ko. At di pa po natapos doon. Noon doon ako nag-aaral, dahil no choice ako eh. Labas ng church namin ay kalsada. Tapos yung eskwela na ay malayo. Tuwing uuwi ako galing eskwelahan, no choice ako. Talagang nasa loob ako ng gawain. Tinuruan ako ng magulang kong tumugtog. Nakakatugtog-tugtog na ako. Hindi rin naging paraan para ako ay talagang makakilala sa Panginoon. Dumating po sa punto na dahil nga pasaway talaga ako, nakatugtog na ako sa church nang lasing ako. Hindi alam ng mga magulang ko yun. Ganun ako Tapos sa likod ng altar noon, dati kasi yung likod ng altar namin ay may CR. Nakapagyoyosi pa ako doon. Kaya nga mga kapatid, yung pagiging anak ng pastor, minsan talaga yung nangangailangan ng kaligtasan. yung itsura ko noon, rakista po kasi ako noon. Ay, taas itong buhok na ito, hindi ko na maitaas yan eh. Ito. Tapos fitted magsuot. Talagang hindi mag-iitsurang anak ng pastor. Kaya lang, pag at sa harap ng miyembro, bait-baitan. Ganon yung sitwasyon ng buhay ko noon. Pero pag wala na, lalo na kapag nagagalit ako sa mga magulang ko noon, kung ano nang bisyo ginagawa ko. Na dumating sa punto na yung mga magulang ko ay sumuko na rin sa pagsaway sa akin. Dahil yung mami ko ay mahilig manaway yan eh. Kaya lang, sumuko na sila. Alam na, napansin ko kailan sumuko sila sa pagsasalita sa akin. Parang lalong akong kinakausap ng Panginoon, lalo ako nakukonbikta. Hindi ko alam, nagpe-pray pala. Tumahimik sila sa pagsasalita sa akin, pero dumaldal sila sa pakikipag-usap sa Panginoon. One time, nasa youth camp, hindi ko po makakalimutan dito. Lagi, mahilig po ako magpahiya, ipapinapahiya ko lagi magulang ko sa harap ng maraming miyembro. At nung youth camp noon, napahiya ko sila sa harap ng maraming miyembro na kasama.
Hindi ko alam, sinumbong pala kay Pastor Paul. Nung revival, ay andun ako sa pinakadulo. At sa kalagitnaan nung pagsesermon, biglang nagtanong ang Pastor Paul, asan ba si, andyan ba si Jace? Tatago-tago pa nga ako, inulit. Andyan ba si Jace? Kaya, dahil tinatawag na, hanap na, pakita na ako, pinalapit sa harapan, hiyang-hiya ako. Nakayoko ako. Hindi ko makakalimutan yun, yung sinabi sa akin na, pinatingin mo na ako sa mata dahil nakayoko nga ako. Tumingin ka sa mata ko. Tapos sabi niya, huwag mong piliting lumayo sa Diyos. Nung pagsabing sa akin ng ganun, parang may bumuhos sa akin na hindi ko mapaliwanag nun. Buhos na rin yung luha ko, nanghina yung mga tuhod ko, bagsak ako dun sa harap ng altar. Hanggang sa tinawag na yung maraming kabataan. Hagulgol ako, nangagulgol nun. Hindi ko alam kung ano yung nangyayari sa akin nun. Simula nun, mas tumindi yung pagkukonbikta sa akin ng Panginoon. Kasi nag-graduate na nga lang ako ng high school eh. Yung pangungusap sa akin ng Panginoon ay napaka yung hindi ka mapakali. Pero hindi pa rin naging ano yon. Sapat yon. Nung bago ako mag... Kasi pagkatapos ko po ng high school ay nag-Bible school na ako. Yung pagitan ng school, high school at Bible school ay daming nangyari. Napalayas ako. Saksakan ng problema yung nangyari sa akin dahil ayoko nga sumunod sa mga magulang ko. Yung sa ang Diyos na ang gumawa ng paraan. One time, Linggo tapos Lunes na po ang pasok ng Bible school, kinalingguhan, eh, biglang kumilos ang Panginoon. Nandun ako noon. Alam niyo po mga kapatid, pag kumilos na ang Panginoon, walang magagawa yung pusong matigas. Kaya nung napuspuso po ako, pinakyat kami ni Daddy doon sa taas at ang sabi niya, Jace, mag-aaral ka na. Ako kasi ay mahilig sa music. Pero nung sinabi niya na bala ko po talaga music, eh, sinabi niya eh, mag-Bible school daw muna. Nagkaroon ako ng ano, ang kagalakan na maglingkod sa Panginoon. Yun. Alam niyo po, nabago talaga ako nung nasa Bible school na ako. Nakakatawa mong isipin, anak ng pastor, sa Bible school pa talaga nakakilala sa Panginoon. Pero ganun pa man ang Diyos, napakabuti. Kasi sa kabila nung kahit talagang palpak lahat, yung wala kang record na maganda, hindi yun ang tinitignan ng Panginoon eh. Lalo na po kami mga anak ng pastor. Akala no, iba ay anak ng pastor, mabait. Maganda record niya. Hindi, nung nasa Bible school na ako na talaga nakakilala sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos dahil nakilala ko talaga siya. Binago niya buhay ko, ang dami niyang binago. Alam niyo mga kapatid, proud po ako na masasabi ko na ang Diyos ang nagbago ng buhay ko. Hindi mga magulang ko, naging tahimik sila pero naging madaldal sila sa Diyos. Hindi na nila yung mga suot ko, kusa po talaga. Patotoo kaya ang kusa talagang hindi ko na nagugustuhan magsuot ng masikip, hindi ko na nagugustuhan magtayo ng buhok. Naglalagay pa po ako eyeliner. Nung high school ako, rakista nga eh. Unti-unting inalis ng Diyos. Kaya, napakabuti po talaga ng Diyos dahil yung pinakita niya sa akin na hindi niya ako susukuan. At, guro yun lang po ang maano ko na patotoo. Kaya yung mga magulang ko po dyan, huwag niyo pong susukuan yung anak niya sa panalangin. Katulad ko po dahil naging tahimik nga. Minsan, mas maano pa nga. Pag laging akong dinadaldal ng nanay ko, mas lalo akong lumalaban. E nung naging tahimik, naging curious ako, bakit ganun? Yung pala, lumalapit na sa Panginoon. Kaya mas maganda. Yun po ang gawin nyo sa amin yung, sa kaming mga anak nyo. Mas maging madaldal sa Panginoon kaysa sa mga anak. At salamat po sa Diyos po ang lahat ng pagpuri. Puri ng Panginoon. Yun yata hindi ko nasubukan mag-eyeliner.
ang Diyos ay mabuti. Sa iba't ibang pamamaraan, ang Panginoon ay kumikilos at nagmamalasakit siya sa lahat ng uri ng mga tao. Kahit doon sa mga tao na akala natin hindi kailangan ng gaanong tulong, ang Diyos ang nakakaalam. Di ba kayo natutuwa na tumutuon ng Diyos hanggang sa puso ng mga tao? Hindi lang siya nakafocus sa panlabas. Ang tinitignan niya ay yung nasa kaibuturan na ating puso. At ang pag-ibig niya ay hindi lang tumatakip, nag-aalis sa lahat ng mga karanasan natin na hindi magandang banggitin sa iba. Ang Diyos ang talagang pag-asa. Amen. Tayo po ay magpatuloy na magbasa dito sa Unang Juan chapter 3. Basahin lang muna natin yung verse 1 at 2. Diyan tayo nang galing kahapon. Pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Tinawag niya tayong mga anak niya at tunay nga na tayo'y mga anak niya. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos, ngunit hindi pa naihahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. Now, verse 3 po tayo. Kaya ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay dapat maging matuwid sa kanyang buhay, tulad ng buhay ni Kristo na matuwid. Ang lahat ng nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Alam ninyong si Kristo na walang kasalanan ay naparito sa mundo upang alisin ang ating mga kasalanan. Ang sino mang nananatili kay Kristo ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi pa nakakita o nakakilala sa Kanya. Verse 7. Mga anak, huwag kayong padadaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng tama ay matuwid, tulad ni Kristo na matuwid. Ngunit ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampon ng Diablo. Dahil ang Diablo ay gumagawa na ng kasalanan mula pa sa simula. Ito ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos, upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Ang sino mang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan dahil ang katangian ng Diyos ay nasa Kanya na. Yun, medyo matindi-tindi yung salita na yun. Ang katangian ng Diyos ay nasa Kanya na. At dahil nga ang Diyos ay Kanyang Ama, hindi na siya nagpapatuloy sa kasalanan. 10. At dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang lahat na hindi gumagawa ng matuwid o hindi nagmamahal sa kanyang kapatid, siningit talaga yung pagmamahal, ano? Ay hindi anak ng Diyos. So, gaya ng sinabi ko sa inyo kahapon, ang kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon ay may kaakibat na bagong buhay. Nakatuwa yung patotoo ni Pastor Jace. Minsan talaga akala natin ang kaligtasan ay by birth. Ipinapanganak tayo sa isang pamilyang Kristiyano kaya okay na, may relasyon na tayo sa Panginoon. No, no. Hindi ito kapanganakan sa pisikal, ito ay kapanganakan sa espiritu. At individual po ito. Hindi pwedeng dalahin ng isang tao yung kaligtasan ng isa pa. Magkakaroon ng kanya-kanyang pagpapasya. Kaya nga napakahalaga yung sinabi ni Pastor Jace, huwag nating susukuan yung ating mga anak o yung ating asawa, yung ating kapatid. Idulog natin sila sa Panginoon. Kahit pasabihin nila na, nako, hindi ako lalapit dyan sa Panginoon mo, huwag tayong maniwala. Talagang pag hindi pa nakakakilala, ganun ang sinasabi. Okay, sa verse 3 sabi rito, ang sinong mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay dapat maging matuwid sa kanyang pamumuhay tulad ng buhay ni Kristo na matuwid.
Ano unang meron? May pag-asa muna tayo. Alam natin na ginawa niya tayong anak. Alam natin na merong naghihintay sa atin na tahanan. At tayo ay magiging kagaya niya dahil makikita natin siya. That comes first. At pagkatapos nun, mamuhay ka ngayon ng matuwid. Binibigyan ka muna ng katatayuan na isa kang anak ng Diyos. Kagaya ng sinabi ko sa inyo nung nakaraan, hindi ka pinapadaan sa probation. Okay, 3 taon muna na tingnan natin kung magiging matino ka. At pagka naging matino ka ng 3 taon, sige, anak ka na ng Diyos. Hindi, ginawa niya tayong anak sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Jesus. Inari na tayo ng Panginoon na sa Kanya. Sabi sa Roma chapter 5. Tingnan ninyo ito. Roma chapter 5 verse 1. Kaya ngayong itinuring na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Itinuring niya tayong matuwid. Hindi muna tayo pinatunayan ng ating katuwiran. Hindi tayo pinatunayan ng ating mga ginawa. Ang Panginoon ang nagturing sa atin na matuwid tayo. Sa pamamagitan ni Jesus at dahil sa ating pananampalataya, tinatamasa natin ngayon ang biyaya ng Diyos at nagagalak tayo dahil sa ating pag-asa na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Yung pag-asa na yon. May pag-asa tayo, makakahati tayo, makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Si Pastor Luis, no, nakaraang Sabado, binabanggit niya yung ginawa ng Panginoong Jesus na yung kanyang kalwalhatian ay ibinabahagi niya sa atin para tayo'y maging isa. Ang Diyos, nung nakipagrelasyon sa atin, hindi siya naglagay ng hangganan na hanggang dyan ka lang kahit may relasyon tayo. Hindi. Naging malapit siya sa atin na napakalapit. Gano'ng kalapit? Tumahan siya sa kalooban natin. Yun, wala na mas lalapit pa doon. At nagagalak din tayo kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap dahil natuto tayong magtiis. Alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. At hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng Espiritu na ibinigay niya sa atin. So, ito ay lagi ko sinasabi, package yan. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan, pero mula rito sa lupa, kinikilos tayo ng banal na Espiritu para tayo ay mamuhay ng may katuwiran ayon sa pagkatawag natin. No, na namumuhay tayo bilang mga anak ng Diyos. Hindi may title na anak ng Diyos tapos mamumuhay na parang anak ng mundo. Kanina nabasa natin, anak ng Diablo. Hindi, pagka ikaw ay anak ng Diyos, ang paraan ng pamumuhay mo ay kagaya ng anak ng Diyos. Sa verse 4, mga kapatid, dapat muna maintindihan natin na ang kinakausap dito sa 1 John, at napasadahan na natin yan noong mga unang lesson natin sa 1 John. Ang sinusulatan po rito, yung mga mananampalataya po. Ha? Hindi ito isinulat para sa mga unbeliever. Isinulat ito doon sa mga mananampalataya para maging kalakasan nila at pagtuturo sa kanila. Kaya tandaan natin na ganun yung point of view nito. Sa verse 4, sabi, ang lahat ng nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Alam ninyong si Kristo na walang kasalanan ay naparito sa mundo upang alisin ang ating mga kasalanan. So dumating ang Panginoon para alisin yung kasalanan natin. Wala siyang kasalanan, naparusahan siya para sa ating mga kasalanan at inalis niya ang mga kasalanan natin. Verse 6, ang sino mang nananatili kay Kristo, bumalik ako sa 1 John ha, mga kapatid. Ang sino mang nananatili kay Kristo ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi pa nakakita o nakakilala sa Kanya. Maliwanag po ito. Yung nagpapatuloy sa kasalanan,
hindi pa nakakakilala kay Kristo yon. Maaring nakakilala na doon sa church, maaring may relasyon na doon sa mga kapatiran, pero pagka ikaw ay nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, things change. Nababago ang mga bagay, nababago ang kaisipan. Kaya nga, ugmang-ugma yung patotoo ni Pastor Jace sa lesson natin ngayon. Hindi ko po kinausap yan. Actually, pagka nagpapatotoo, yung mga kapatiran natin, yung mga nakaraan, ang sinasabi ko na lang sa Panginoon, Lord, kayo po ang nakakaalam ng buhay nila. Ginaguide nyo kami na sila ang magsalita. Kayo po ang nakakaalam. Iayos nyo po ang lahat ng bagay. Tama-tama yung kanyang patotoo eh. Anak siya ng pastor pero walang pagkakilala sa Panginoon. Nakakatugtog sa church pero walang personal na relasyon sa Panginoon. At nung nagkaroon, saka nawala ang pagkakasala. Tandaan po natin yan. Relationship with God is not consistent with sin. Hindi natin pwedeng sabihin na okay lang ang nagkakasala, mahalaga, nilinis ako ng Panginoon, tinakluban niya ako, siya ang nasa harapan ko. No, hindi yun ganon. Relationship with God is not consistent with sin. Hindi mo maaangkin na nananatili ka sa Panginoon kung may nananatiling kasalanan sa iyo. Now, yes, granted, binabago tayo ng Panginoon at hindi naman natin pwedeng sabihin, dalawa yung ano niyan eh, bali tatlo pala yung pinakakatatayuan. Yung isa na lumalapit sa kasalanan, yung isa na palayo sa kasalanan, at yung isa naman na nananatili sa kasalanan. Yung mga wala sa Panginoon, nananatili sa kasalanan yan. At palapit ng palapit yan sa kasalanan, inaangkin siya. Pero yung nasa Panginoon, palayo ng palayo sa kasalanan yung kanilang pagkilos. Una, inangkin na sila ng Panginoon. Tandaan nyo, tinatakan na tayo ng Panginoon, tayo sa Kanya. Tapos ang pagkilos mo ngayon, nagiging kagaya ng Panginoon. You become more like Christ, not like the world. Kaya nga hindi tayo nakikilala. Ano yung sabi sa verse 1? Chapter 3, verse 1 ng 1 John. Pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Tinawag niya tayong mga anak niya. Tunay nga na tayo mga anak niya. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo. Kasi tayo ay mga anak ng Diyos. Do not try to gain the world's acceptance. Hindi natin ninanasa na maging katanggap-tanggap sa mundo dahil talagang hindi nila tatanggapin yung totoong sa Panginoon dahil magkaiba ng kaisipan yan. Ang totoo, sabi nga ni Pablo sa Roma 12, di ba? Ano yung sabi niya? Sa verse 2, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Nung nakaraan, pinag-aralan natin ang pamumuhay sa mundo ay kalaban ng Diyos. Inconsistent itong dalawang ito, magkahiwalay po ito. Mga anak, verse 7, huwag kayong padadaya kanino man. Baka may magsasabi sa inyo na okay lang na maging kagaya ng mundo, okay lang yung magkasala kahit na anak ka ng Diyos. No. Mga kapatid, makinig kayo. Sa sanlibutan, sa internet, sa mundo, makakakita kayo ng mga nagsasabi na sila'y mga anak ng Diyos. Pero ang pagkilos, kagaya ng sa sanlibutan, hindi tayo ililigtas ng damit. Hindi tayo ililigtas ng buhok. Pero yung paraan ng pag-iisip natin tungkol sa damit, sa mga magulang, sa pang-araw-araw, ang nagpapakita kung kanino talaga tayo. Ang nagliligtas sa atin ng Panginoon. At yung mga iniligtas ng Panginoon, nababago po. Merong nakalagay dati sa sa sticker sa bus ng sentro. Pag nakilala mo ako, nakalimutan mo ako, wala na wala sa iyo. Pero pag nakilala mo ang Panginoon at nakalimutan mo siya, nawala na sa iyo ang lahat. Because listen, pag nakilala niyo ang Panginoon, things change.
Nabubuhay ka sa paniba. Kaya nga born again eh. Hindi ito life adjusted. This is life changed. This is a brand new life. Sa ikalawang Korinto, ano yung sinasabi ron? Bihira ako nang naririnig itong talata na ito. Nung bata ako, palagi kong naririnig ito eh. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 17. Ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Now, tingnan niyo sa verse 18. Ang lahat ng ito'y gawa ng Diyos na nagpanumbalik sa atin sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang tungkuling papanumbalikin ang mga tao sa Kanya. Gawa ng Diyos ito, yung pagbabagong buhay. Gawa ng Diyos sa atin. Kaya nga yung mga anak ng Diyos, yung mga kinilos ng Panginoon. Pagka meron kang anak, papasok na, ano na, paliliguan mo ba, lilinisan mo ba? O sasabihin mo, bahala ka. Lalo na kung batang-bata. Hindi, dahil anak mo, automatic yon, may concern ka ron. Gumagawa ka at ganun nga ang ginawa ng Diyos sa atin. Concern siya sa atin, kumilos siya sa ating buhay. Kaya dito, sa 1 John 3, tatapusin ko na po. Hindi ko lang maputol kasi di magandang putulin yung kaisipan eh. Kaya nga dito sa 1 John 3, ikinakarakterize. Hindi sinasabi yung kondisyon ha, para maging anak ng Diyos. Ikinakarakterize, ipinapakita ano yung anak ng Diyos at ano yung hindi anak ng Diyos. Sa 7, mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng tama ay matuwid, tulad ni Kristo na matuwid. Ngunit ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampon ng Diablo. Dahil ang Diablo ay gumagawa ng kasalanan mula pa simula, ito ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Ang sino mang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan dahil ang katangian ng Diyos ay nasa Kanya na. At dahil nga ang Diyos ay Kanyang Ama, hindi na siya nagpapatuloy sa kasalanan. Binabanggit rito sino yung mga tao. Paano mo malalaman kung sino yung mga anak ng Diyos? Hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Ang katangian ng Diyos ay nasa kanila. Hindi natin pwede sabihin, ganito na ako, mula bata ako, wala kayong magagawa. No, no, sandali. Na-born again ka na. Ipinanganak ka sa bagong buhay. Ikaw ay anak na ng Diyos. At ang katangian ng Diyos ay nasa iyo. Kagaya nung ikaw ay bata pa, katangian ng magulang mo ay nasa iyo habang lumalaki ka. Pag ikaw ngayon ay anak ng Diyos, ano sabi rito? Ang sino mang naging anak ng Diyos, hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Yung dating buhay ay wala na. Kamangha-mangha ito. Gawa ng Diyos ito sa atin. Verse 10, at dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Maliwanag, ano? Wala yung, dati si Pastor Erning, paumanhin na niyo yung, ano ha, yung extension natin. Dati si Pastor Erning, may tinanong yan eh, nagsisermon siya. Ano ang pagkakaiba nung kamuntik na o yung malapit ng maniwala sa naniniwala? Ano ang pagkakaiba nung, ano, yung malahininga sa talagang humihinga? Napakalayo po niya. Yung kamuntik na akong, mamatay na ako sa sarili ko. Yung konting-konti na lang talaga maniniwala na ako sa Panginoon. Doon sa talagang naniniwala. Yung malapit ng maniwala sa Panginoon, hindi pa po naniniwala yun. Yung naniniwala sa Panginoon, naniniwala talaga. Yung malapit ng konti na lang, anak na talaga ng Diyos. Doon sa anak ng Diyos, walang ganon. Anak ka ng Diyos o hindi ka niya anak. Ang masakit nga rito, si Juan eh, yung hindi anak ng Diyos, anak ng Diablo. Paano raw malalaman at dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino anak ng Diablo? Ang lahat ng hindi gumagawa ng matuwid o hindi nagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Kayo ba'y anak ng Diyos? Amen. Isa lang ang kondisyon para maging anak niya. Pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Jesus. Yung kamatayan ng Panginoon sa krus. At dahil ikaw ay anak na ng Diyos, hindi tayo nagpapatuloy sa kasalanan, mga kapatid.
Pero hindi tayo nag-iisa. Gawa ng Diyos yan sa buhay natin. Sabi ni Pastor Jace, kinuilos talaga ako ng Panginoon. Hindi mo mapepeke at pagsisikapan na ipakita na ako'y sa Diyos. Hindi, lalabas din yan. Magkakaroon na maraming pag-uusig, paghihirap, na maiiwanan. Huwag na nga, iwanan na nga. Pero pagka tunay na binago, tunay na anak ng Diyos, lumilitaw yung karakter ng kanyang Ama. Purihin ng Panginoon. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat po. Tumanggap kami ng isang totoong kaligtasan. May pag-asa kami sa isang totoong kahahantungan. Ginawa kaming anak ng isang totoong Diyos. At kami totoong anak ninyo. Kaya't salamat po, Panginoon, sa kagandahang loob niyo sa amin at sa inyong ginawa. Hayaan niyong maintindihan namin ngayon kung sino kami, mga anak ninyo, at tumanggi kami sa anumang bagay na hindi consistent sa inyong karakter, sa pagiging anak ninyo. At hayaan ninyo na sa pamamagitan namin maipakita ang karangalan at kalwalhatian ng aming Ama na nabubuhay magpakailanman at banal, at maipakita ang katuwiran ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagkilos niyo sa aming mga ginagawa sa bawat araw, sa pag-iisip, sa pananalita, na anupat nawawala na yung katangian namin at ang katangian niyo na lamang ang nakikita ng mga tao. Salamat po, O Diyos, aming Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Purihin ang Panginoon. God bless po sa inyong lahat. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Sa Diyos ang lahat ng kadakilaan. God bless po sa inyo. Bukas, pakinggan natin ano, patotoo ng Mami Mars ko. God bless po sa inyo lahat. See you tomorrow po. Binabati ko yung misis ko. Nandiyan sila sa Pilipinas ngayon. Si Ma'am Never, tsaka si Limuel, at tsaka si Shalabe. God bless sa inyo exam. At si Wewe po na nasa UAE. Patuloy lang sa Panginoon. To God be the glory.